the YouTube channel, and today meron na naman tayong bagong unboxing video. So I bought a new microphone. Gusto ko talaga mag-upgrade, matagal na. Dapat ang bibilin ko is yung Razer Siren na kulay pink. Ayan siya. Para ano, para kapartner niya na din yung mga peripherals ko dito sa gaming PC ko. Kaya lang, medyo na-disappoint ako sa mga reviews na napanood ko sa YouTube. Siyempre, di ba, magre-rely tayo dun sa mga reviews ng mga expert pagdating sa mga microphones. Mas maganda pa rin daw yung Samsung. So, hindi na ako bumili, kaya kinip ko muna siya hanggang nung isang araw. Nanonood ako ng stream ni Bianca, si Bianca Yao. Tapos, sabi ko, ang ganda ng mic niya, umiilaw, may RGB, gano'n. Buti na lang meron siyang isang stream na naka-indicate doon kung ano yung mga peripherals na ginagamit niya. So doon nakita ko na yung ginagamit niya microphone is the HyperX Quadcast S. Dalawa kasi yung Quadcast eh, isa yung kulay red lang. Yun yung mic na ginagamit ni Architect Lian sa YouTube. Yung kulay red, ito, ayan, pakita ko na lang dito sa screen. Dalawa kasi yung HyperX Quadcast eh. Isang red lang, and then the other one, yung Quadcast S, yung RGB, ito yun yung binili ko. Ayun, medyo hesitant din ako kasi medyo pricey siya, pero matagal ko na kasi talagang gustong mag-upgrade ng microphone. And then meron din ako nakitang video sa YouTube na ginagamit niya itong microphone na to pang record ng mga song cover. So pwede na siya, pwede siyang pang streaming, pwede siyang pang record ng mga song cover. So sulit na sulit to sa akin kasi pareho ko naman ginagawa yun. Hindi nga lang ako talagang streamer na yung kagaya nila Alodia, ganyan. Kasi yung mga stream ko naman, for fun lang naman yun eh. Gusto ko lang nagsistream kasama yung mga friends ko. So, ayan. Pero, bago tayo mag-start ng unboxing natin, I just wanna quickly share with you guys itong iniinom ko ngayong wellness protein from Teamy Blends. So, this is the Teamy Blends Wellness Protein with Organic Protein Triple Berries. So, ayan yung itsura niya. Sorry kung medyo tagababaan natin yung brightness konti para makita nyo yung itsura nung ano, lagayan. So, ayan. Teamy Wellness Protein in Triple Berries. Para siyang whey protein. Merong iba't ibang klase nitong wellness protein. Merong Teamy Greens, merong Butterfly Collagen, and then alam ko meron pang iba eh. Tapos ito, Triple Berries. Dapat ang kukunin ko talaga is yung Butterfly Collagen. Kasi syempre alam naman natin kung anong benefits yung nabibigay ng collagen sa skin natin and sa health din natin. Kaya lang out of stock siya. And then yung Teamy Greens naman, kung napanood niyo isang vlog ni Ivana na pinrank niya yung kapatid niya, pinakita niya doon na umiinom din siya nitong Teamy Greens nga lang. Kasi hindi ako mahilig sa matcha eh. Matcha flavor kasi yun. So I ended up getting this one, itong ano, itong triple berry. So, dietary supplement siya. Wala siyang mga artificial colors, flavors, sweeteners, walang ganun. Lahat organic. Ang ginagawa ko dito usually, hinahaluan ko ng fruits at saka yellow, tapos bine-blender ko. Kaya lang ngayon, dahil nagmamadali nga ako, dahil gagawa ko ng unboxing video, and maya-maya lang gusto ko siyang itry kapag naglaro kami. Ang ginawa ko, tubig lang, at saka ito, yung Teamy Wellness Protein lang. So, it's made with organic strawberries, raspberries, and blueberries. Alam naman natin kung gaano kamahal yung mga berries sa supermarket. So, this is a great alternative para doon. And marami rin talagang health benefits ang naibibigay sa atin ng mga berries. Like, for example, sa akin, both sides ng family namin diabetic, can help you reduce the risk of having a type 2 diabetes. Also, yung mga berries, they are low in calories, pero mataas yung fiber nila. Plus, meron din silang antioxidants and vitamin C. So, sobrang healthy ng mga strawberries, raspberries, at kahit ano pa mga berries yan. It's also a great alternative para sa mga snacks, especially kung mahilig kayong mag-snack after ninyong kumain. Mas healthy pa yun. Pwede nyo siyang inumin after ninyo mag-workout. Kung nag-workout kayo, kagaya ko after ko mag-workout, out siya, ako siya iniinom. Pwede nyo rin siyang ihalo sa mga oats ninyo kung mahilig kayo sa oats, cereals, pwede din, ayan. Pwede nyo siyang ihalo sa mga pagkain ninyo. Hindi lang siya pwedeng drink. So, if you're interested dito sa wellness protein, ilalagay ko sa description box yung link kung saan kayo makakabili. And, syempre, meron din tayong pa-discount code. Gamitin nyo yung code ko na makita nyo dito sa screen. Ayan, 15% off and 20% off. So sarap. So
So, going back with our video for today, ito na ang i-unbox natin na microphone. Naka-bubble wrap pa. So, nabili ko siya sa Shopee and saktong-sakto dahil malapit na rin ang 5-5 sale ng Shopee. Make sure to check out HyperX official store sa Shopee kasi baka may mga sale din sila. Ano ba itong buhok ko? Umaano. Kaya hindi ko mabuksan. So, kakarating lang nito kanina. Tapos, sobrang excited na ako kaya lang hindi ko pa nga siya ma-open kasi gusto kong gumawa ng vlog and gusto ko siyang... Excuse me. Gusto ko siyang i-share sa inyo. Nakakabusog talaga yung Timmy, ano na yan, wellness protein na yan. Actually, pwede na nga rin siyang pang-dinner eh. Yung ganyan lang, yung inumin mo lang siya ng ganyan. Nakakabusog talaga siya. Ay, mabuksan yun. Ganun na lang. So, ito na yung box ng ating bagong microphone, the Quadcast, HyperX Quadcast S. So, ayan yung itsura ng box niya. Sa harap, side, yung back, and the other side. So, ito yung mismong itsura ng microphone. RGB siya, so mamaya makikita ninyo na umiilaw-ilaw to. So, ayan, nakalagay dito. Customizable RGB lighting, anti-vibration shock mount, tap to mute sensor effects, yun na yun, tamad ako magbasa. And nandito sa likod yung kanyang features pa. So buksan na natin. Disclaimer lang pala, hindi po ito review vlog. Unboxing lang to at saka testing. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga ako marunong mag-review ng mga gantong microphone. Kasi wala akong alam sa mga frequency, mga hertz, mga ganun. Hindi ko alam yung technical side, yung technical term. Ang gagawin ko lang ngayon, itetest ko lang siya kapag ka naggawa ako ng song cover. And itetest ko yung apat na modes niya. Kasi may apat na modes to eh, based dun sa nakita ko sa mga reviews. So, yun yung gagawin ko ngayon. Itetest ko kung maganda siya pang audio recording ng mga song covers. And kapag ka nag-stream. Kaya gusto ko sana maglaro ngayon. Pero, hindi ko sure kung maglalaro sila. Maaga pa naman. 8:40 pa lang. So, mag-aantay ako ng kalaro hanggang mamaya. And tignan natin kung maganda siya pang stream. Pero based naman sa mga nakikita kong streamer na gumagamit ito, maganda naman talaga siya. At saka, this is made for streamer talaga. For streaming. So, ayan. Ito yung cards na makita ninyo kapag in-open ninyo. Ito yung quick starter guide. So, parang user's manual. And then... warranty card siguro itong mga to. Tapos, ito na siya. Ooh. It's so big. So, ito yung lagayan ng microphone. Meron din siyang stand. Tapos, pwede rin siyang ilagay sa ganitong mic stand. Wait lang. Dito sa mic stand na ganito. Ayan. So, yun kasi yung ginagamit ko eh. Kapag ka nagsistream ako, tsaka kapag ka gumagawa ako ng cover. Wait. Mata natin. Pull. Ang hirap naman. Paano? Ang hirap. Tcharan! So, ito na yung microphone. Haba muna natin ito. So, this is the cable. So, USB siya. Ito yung ilalagay ninyo sa PC ninyo. And then, the other side, ito yung para sa microphone mismo. Tapos, meron siyang ganito. I believe, para to dito sa ano, sa mic stand. And then, here comes the microphone. Ang ganda! And then, may kasama na rin siyang shock mount. Tapos, ito na rin yung kanyang stand. So, kung hindi nyo bet ilagay siya sa ganitong mic stand, pwedeng sa ganito. Nakapatong lang siya sa table niyo. Ganyan. Ang ganda! Wala pang ilaw yan, ha? So, ayan. Ito yung volume niya. Ayan, yun dito sa ilalim. And then, dito sa taas, merong icon na
microphone. So, pag pinanit nyo yan, mamamute siya. And then, pagka pinanit nyo ulit, ma-unmute siya. Ganun yung purpose niya. And then, ito naman yung mode na sinasabi ko sa inyo. Anong tawag dun sa... So, dito naman sa part na to, yung kanyang polar patterns. The first one is the bidirectional. So, kahit nandito ka sa left or kahit nandito ka sa right, maririnig pa rin siya ng microphone. And then, the second one is the cardioids. So, yun yung pinaka-common na polar pattern ng mga condenser microphone. Like, halimbawa, nung Samsung C01U Pro na ginagamit ko. And then, the third one is the omnidirectional polar pattern. So, ito naman, 360 siya. So, halimbawa, gumagawa kayo ng podcast and marami kayo sa isang room, maganda siyang gamitin para isa na lang yung microphone na ginagamit ninyo. And then, the last one is the stereo. So, left, right, and then yung front, yung polar pattern naman niya. So, halimbawa, tatlo kayo. Meron dalawang tao sa dalawang gilid and then yung isa dito sa front. And then, again, dito naman sa baba yung kanyang volume. Gusto ko yung stand niya. Ang ganda. Sobrang, ano, tawag doon? Stable. So, ito yung microphone natin. Grabe! Natutuwa ako kasi ang ganda. So, itry naman natin na isaksak na siya dito sa aking computer. Tago ko lang muna itong mga kalat. Tcharam! Dito tapos. So, ayun, nalagay ko na siya dito sa ano ko, sa adjustable na mic stand ko. And then, ano lang natin, saksak natin sa PC ko. So, ano na ito? So, yan. Umiilaw siya. Ganda. Pwede nyo rin i-customize yung ano niya, yung ilaw niya. So, gusto ko parang black and pink lang. Pero ang ganda niya, yung RGB. RGB is life. So, ngayon, itatry natin yung apat na different na polar pattern. So, dito muna tayo sa bidirectional. So, naka-enable yung bidirectional. Ibig sabihin, left and right lang dapat yung maririnig dito sa microphone. So, try natin mag-play ng ukulele dito sa left. Ay, wait lang. And then, dito naman sa right. Wait, ang hirap. The second one is the cardioid polar pattern. So, baguhin natin. Yung cardioid, ito usually yung mga polar patterns na ginagamit ng mga condenser microphone. Like, for example, yung mga Audio Technica, ganyan. Pang isahang, ano lang siya, isahang tao lang. Ibig sabihin, ito lang sa harap yung narinig ng microphone. So, try natin tumugtog ng ukulele. Pattern is yung omnidirectional. So, 360 siya. Hindi ko alam kung paano ko siya. Itatry lang nung gumanon ako. Ang gagawin ko na lang, magpapatugtog na lang ako dito sa phone ko. And then, iikot ko siyang ganyan. So, ibig sabihin, 360, maririnig siya dito sa microphone. Front, back, left, and right. So, maganda yung omnidirectional kung gumagawa kayo ng mga podcast, ganyan. And then, marami kayo sa isang room para isang microphone na lang yung ginagamit ninyo. So, start na natin. Makaka-copyright ako nito sa ginagawa ko. Makaka-copyright. Then, the last one is the stereo. So, lipat naman natin dito sa stereo. So, yung stereo, front, left, and right naman yung maririnig ng microphone. So, this is the front. Left and
And then, dito naman sa right. Dito sa back, wala. Ayan lang. Pero meron pa rin siya nasa sagap eh. Actually, meron pa din. So, yun yung apat na polar patterns na meron itong HyperX Quadcast S. Pero ang magagamit ko dito, or yung gagamitin ko lagi dito is yung cardioid lang. Kasi yun lang yung kailangan ko. Yung dito lang sa harap niya. And then, again, dito sa baba, yung kanyang volume. Tapos kapag kalimbawa, in-game kayo, tapos gusto niyo mag-mute, itap niyo lang to. And then, namamatay yung mic. And then, pag in-on niyo ulit, ayan, na-unmute na siya. So, mute, unmute. Ganun lang. I guess that's it for today's video. Isisingit ko na lang dito sa video yung magiging result kapag nagamit ko siya pang stream. And ayun, thank you so much guys for watching. Hindi ko alam kung meron pang ibang features to na hindi ko alam. Kasi nga hindi naman to review vlog. This is just an unboxing and testing video for the HyperX Quadcast S. At saka, yun, gusto ko na rin maglaro. Gusto ko na rin siya i-try in-game kung maganda siya. Pero based dun sa narinig ko kanina sa Adobe Audition na tinry ko, maganda naman yung sound quality niya. Sobrang sulit. Tapos ang ganda pa niya kasi umiilaw-ilaw siya. Bagay siya dito sa setup ko na RGB. So, ayan. Ay, sorry. So, ayan yung computer ko. RGB din siya. Mouse, keyboard, headset, and then yung computer ko. So again, thank you so much guys for watching. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to my YouTube channel. And kung gusto mo tutong mag-ukulele, subscribe to my ukulele tutorial channel. Then follow me on my social media accounts. And I'll see you on my next video. Bye! Ubus kayo kay James! Ito kayo mo James. Pabikibi ka pala. Dapat pala sa sarili nila ako nag-cast. Huli! Para di ako nag-stun. Grabe naman, ultra kill! Di ba, hindi na ako sasama? Ay! May nakita ako doon! Gigil na gigil! Huwag ka mag-dance moves dyan! Ibang zone ako dyan. Nagti-tiktok eh! Nagti-tiktok sa'yo eh! Yun! Nice! Takbo, takbo! Tara, 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 tara! GG, GG. GG yan, GG yan, GG yan. GG na yan. Baka makuha pa. Wala na yan. Ay, nanalo na si Bonbon! Yes! Bawin na!